Hey guys, and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko naman yung process sa inyo paano yung report of marriage dito sa US. Yung report of marriage, guys, kailangan nyo yung kapag magre-renew kayo ng passport dito. And of course, kung gusto ninyo na merong record ang PSA or Philippine Statistics Authority ng marriage nyo. So, yung report of marriage, guys, kailangan yun sa mga Filipino citizens na nag-asawa sa ibang bansa ng ibang lahi or kapwa Pilipino basta ang kasal ninyo ay nangyari sa ibang bansa. So, nag-apply ako ng report of marriage, guys, through mail. Hindi ako pumunta na sa embassy, mail na lang. So, dumating na yung documents ko. Kanina lang to, fresh. Paano ba ang process ng report of marriage? Unang-unang, guys, punta kayo sa embassy ng jurisdiction nyo. Reminder, guys, bawat state dito sa US may iba't ibang jurisdiction yan. So, dito sa Virginia, yung embassy of the Philippines sa Washington, D.C., kasama yung Virginia sa jurisdiction niya. Kung nasa California kayo, search nyo lang yung jurisdiction nyo. Okay? Or kung sa ibang state kayo, search nyo yung jurisdiction nyo. But then, guys, meron kayo makikita sa website na consular services. Makikita nyo doon yun. Renew passport, report marriage, report birth, ganyan. So, syempre, click nyo yung report of marriage. Pag-click nyo yung report of marriage, guys, meron silang instructions doon kung paano nyo ipapasa yung mga documents. So, ano nga ba yung mga ipapasa nating documents for report of marriage? Unang-una, guys, yung dinownload yung form, yun na finill outan yung form, print nyo yun to 4 copies. Ngayon, yung 4 copies na yun, guys, kailangan nyo ipanotarize yun. Yung ginawa namin para manotarize yun is pumunta kami sa banko namin and pinanotarize lang namin doon. It's for free sa bank. Pero kung wala kayong bank, ang UPS, guys, ay nag-offer ng notarization. Nagpa-notarize kami doon before. $15. Nagbayad kami ng $15 before. Pero hindi ito yun, ha. Lately ko lang kasi nalaman na free pala magpa-notarize sa bank. Tapos, kailangan nyo din magpasa ng original birth certificate nyo. Yung Filipino Z, kayong Filipino citizen, yung galing sa NSO. And then, pa-photocopy nyo din yun ng 4 na kopya. So, bali, 4 na photocopy, isang original ng birth certificate nyo. After nun, kailangan nyo din magpasa ng birth certificate ng asawa nyo. Original din. And 4 na photocopy ng birth certificate niya. After nun, kailangan nyo din magpasa ng isa ding original marriage certificate ninyo. And 4 din na photocopy ng marriage certificate nyo. Next, magbibigay ka din ng 4 photocopies ng passport mo at passport din ng asawa mo. Next, kailangan mo magpasa ng 4 photocopies ng ID mo para ma-verify na Filipino citizen ka. Since nabigay ko na yung passport ko, so ang binigay ko is 4 na kopya ng US visa ko. And then, 4 na kopya ng NOA ko. Kasi currently, guys, is ongoing pa yung green card application process namin. So, yung notice of action or yung I-797C, pwede mong i-photocopy yun and isama dun sa isasubmit mo for report of marriage. After nun, may application fee yung report of marriage, guys, for $25. Very strict sila, hindi pwede ang personal check. And hindi rin pwedeng maglagay ka ng pera sa envelope mismo. So, kailangan kumuha ka ng cashier's check. So, pag sa banko kayo kumuha, guys, may dalawang kopya silang isi-send. Isang yung actual check na ilalagay mo sa envelope and then isang customer copy. So, sa customer copy, eh, ganito itsura niya. So, ayan. $25. Okay? So, ganyan. After nyan, meron kayong cover letter, guys. Ayan, papakita ko sa inyo yung sample cover letter ko. Dun sa mga original documents, huwag kayong mag-alala kasi ibabalik ng embassy yan sa inyo. So, yung mga pinasa nyong original, lahat yan ibabalik. Pag nakumpleto nyo lahat ng mga documents, guys, pwede nyo nang ipasa yan through USPS. Pag sinend nyo, guys, huwag nyong kalimutan yung return envelope. Kasi yung return envelope na yun, yun yung gagamitin ng embassy para ibalik sa inyo yung mga documents. Ngayon, yung return envelope, guys, kailangan yun bayad. Kayo yung magbabayad and kailangan may tracking. So, ang gagawin nyo,
kumuha kayo ng dalawang envelope. Yung isang envelope, doon nyo ilalagay yung mga documents na isasabit nyo. Then, yung isang envelope, punta kayo sa cashier, sabihin nyo sa USPS staff, lagyan ng stamp yun for return envelope. Alam na nila yun. Kasi katulad nito, yung akin, yung staff nilagay niya dito. Ayan yung stamps na nilagay niya. And then, request kayo ng tracking. So, yan, lalagyan nila ng tracking sticker dyan. So, bali, dalawang envelope yung babayaran nyo. Ngayon, pag nalagyan niya na ng stickers to at may tracking na, itupi nyo siya. Kaya, ayan, makikita nyo, may fold yung envelope. May fold yung envelope ko. So, tinupi ko siya. Then, pinasok ko siya sa loob dito. Kasama ng mga documents na sinabmit ko. So, dalawang tracking number ang dapat na makukuha nyo from the USPS staff. So, yun nga, na-receive ko to today. Nagpasa ako nung October 1, October 10 ngayon. So, 1 week, guys. Na-receive ko na yung documents. So, ang itsura ng documents, guys, ay ito. Yan, makikita nyo na sabi nila, this serves as your original report of marriage. Ngayon, sabi nila dito, approximately after 6 months, pwede na tayong kumuha ng marriage certificate sa PSA. So, ayan guys, makikita nyo, may tatak na ng embassy. So, ibig sabihin, may record na sila ng marriage nyo. So, dun sa apat na report of marriage form, guys, isa na lang yun nabalik. And then, binalik nila yung isang photocopy ng marriage certificate namin. Isang photocopy din ng passport ng asawa ko. Isang photocopy din ng passport ko. And then, photocopy din also ng visa ko. Binalik din nila. And photocopy nung NOA. So, binalik din nila yun. And then, photocopy ng birth certificate ko, binalik din nila. Also, binalik din nila yung original na marriage certificate namin. Birth certificate ko. And birth certificate ng asawa ko. So, yun guys, binalik nila lahat. Ganun lang kadali mag-file ng report of marriage dito sa US, guys. So, that's it. If you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe in my channel. Bye, guys. See you again in my next video.